Siyempre, unang-una, unahin ng bawang. Gusto niyo makita kung asan yung niluluto ko. Actually, first time po talagang magluto nito. At kakaiba yung gagawin nating pagluluto. So, yan. O, diba? Brownish na siya agad. O, then, ilagay ang puso ng saging. Yan. First time po kung magluto nito. Bali, sinubukan ko lang kung carry ko ba. Yan po yung puso. Nakita niyo. Ay, bali. Nawala sa aking isip. Lalagyan natin siya ng fork. Buto-buto. So, nailagay ko kaagad yung ano. Yung puso. Which is very wrong. Dapat nauna muna ang karne. Tignan nyo, sabi ng INC. Tignan nyo ha, di ba sabi ng INC, huwag kakain ng dugo. No, huwag kakain daw ng dugo ng baboy. Tignan nyo po ito. Tignan nyo po ba? Ayan o, may dugo siya, di ba? So kapag kumakain ng INC, ng karne ng baboy, pati dugo, nakakain nila. Sa totoo lang. Hi and hello, shout out sa lahat ng mga Mimasor dyan. Mga Mimasor, kamusta po? So, luto-luto lang muna ako ng puso ng saging. So, maraming nagre-react sa mga videos ko. Ang sabi, si Sanrio, nagmamarunong, nagmamagaling. No? Anong pagmamarunong doon? Masama ba yung sinasabi ko na, oh, sige, Roma 16 verse 16. Sino nagkiklaim na sila yung nasa Roma 16 verse 16? Di ba mga INC? Now, the question is, ilang taon na yung iglesia na nasa Roma 16 verse 16? Dapat alam nila yan kasi sila yung nandun doon. Di ba? Pag kayo yung nandoon, pag kayo yung sinasabi sa Roma, aba dapat alam mo kung ilang taon na yung iglesyang nakatatag doon. Katulad ng sa ano? Let's say MCGI. Ano ang sabi sa ayun, ano ang sabi ng MCGI? Sila daw ang ano? Iglesia ng Diyos. So ang claim ng MCGI, sila daw yung iglesia ng Diyos na mababasa sa Bible. Tama, mali? Tama, mali? Sabi ng MCGI. Saan ang mga MCGI dito? Magsipaglabas kayo dito. Dali, usap tayo. Banding tayo. Sabi ng MCGI. Hoy, Sanrio. Wala kang alam. Hindi mo ba alam na ang iglesia ng Diyos na mababasa sa Bible ay MCGI? Okay. Sige, bigay natin, no? Ibigay natin ang kanilang kagustuhan. Sige, ang MCGI, sila daw ay ang iglesia na mababasa sa Bible. The question is, yung iglesia ng Diyos na mababasa sa Bible ay makikita sa aklat ng Korinto. So kung makikita sa aklat ng Korinto, ang iglesia ng Diyos, meron akong tanong. No? Okay, ito yung tanong. Kung kayo yung iglesia ng Diyos na mababasa sa Bible, ilang taon na ang iglesia ng Diyos na umiiral sa bayan ng Korinto? Kasi kayo yan eh. Dapat alam nyo yan. Hindi tayo pwedeng mag-claim. Magke-claim ka na ano na kami yan, kami yung iglesia ng Diyos dyan, tapos hindi mo alam kung ilang taon na. Pwede ba yon? Sasabihin mong kayo, sasabihin mong sa inyo, kayo yung mababasa sa Bible. Diba? Magkiklaim kayo. Tapos hindi mo alam kung ilang taon na yung iglesia umiiral sa ano? Bayan ng Korinto? Aba, matinding pagkiklaim yan, mga kapanalig, mga Mimasor. Diba?
Grabe namang pag-click. Alam mo yung feeling na sinabi ng MCGI, oy, kami yung iglesia ng Diyos. Pero nung tinanong ko na, oh, sige, kayo yung iglesia ng Diyos. Ilang taon na yung iglesia ng Diyos na umiiral sa Bible? Ilang taon na yung iglesia na yon? Tandaan nyo, yung iglesia na mababasa sa bawat aklat o sa iba't ibang aklat, yan ay more than 1,000 years old. Diba? Bakit? Si Christ ba nung nagtatag ng iglesia ay 100 years ago lang nangyari? Ganun ba yon? Yung nagtatag ba si Kristo ng iglesia, ito ay nangyari ng 100 years ago? Talaga ba? Totoo ba yan, Mars? Para sabihin nyo kayo yan? Yung iglesia ng Diyos, ilang taon na kayo? Ha? Alam ko, iglesia ng Diyos, 1977. Diba? Yung iglesia ng Diyos, 1977 tinatag. Sa ilalim o sa pamumuno ni Eli Soriano. So, wala pang 100 years old ang MCGI. So, ibig sabihin ba nun, nagtatag si Christ 1977 na iglesia talaga? Ilang taon na yung iglesia ng Diyos na nasa Bible? Ilang taon na? Sige, sagutin nyo. Huwag tayong claim ng claim na kami yan, kami to, kasi may pangalan ng iglesia ni Kristo, kami yan. May pangalan ng iglesia ng Diyos, kami yan. Yung mga pangalan ba ng iglesia ng Diyos? Yung mga pangalan ba ng iglesia ni Kristo na nasa Bible? Protestant yan? Talaga ba? Meron ng Protestant na umiiral sa Roma 16 verse 16? Sino yung mga nagbabatian ng banal na halik na nasa Roma? Mga Protestante ba yon? Aba, mukha yatang nawawala na tayo ng bait. Ha? Kakaklaim nyo na kayo yan. Mukhang nawawala na yata kayo sa katinuan. Paanong naging kayo yung nasa Roma 16 verse 16? May Protestante na ba noon? Sige nga. Yung mga nagkiklaim na kami yung nasa Bible. Yung mga nagkiklaim dyan, yan ang pangalan namin, nasa Bible, kami yan. Okay, the question is, yung mga nagkiklaim na sila yung nasa Bible, may Protestant ba sa Bible? Labas! Lumabas kayo, mga iglot! May Protestant sa Bible? Para mag-claim kayo na kayo yan, dalian nyo, nagaantay ako. Labas! Saan mababasa na may Protestant sa Bible? Ginga! Dali, labas! Matthew 16 verse 18. Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng hadis ay hindi makakapanaig laban dito. Yung iglesia ba yan na itinatag ni Kristo sa bayan ng Jerusalem? Protestante? Ha? Ano ba tinatag ni Christ? Protestant ba? Sige, sagot! Mga nagkiklaim! Oh, dali! Kung makapang-down kayo sa mga Katolik, ganon-ganon na lang. Okay. Mag-Q&A tayo ngayon. Sige. Asa na yung mga sulpot dyan? Habang nagluluto ako. Dali! Bakit ang iglesia ni Kristo natatag ni Felix Manalo, bakit kayo naka-apartment? Bakit kayo naka-apartment sa Jerusalem? Sa bansang Iran? Sa mga Arab countries? Bakit kayo naka-apartment? Bakit hindi nyo iwagayway sa gitna ng bayan ng mga Arabo ang mga kapilya nyo? Iwagayway nyo! Tatag kayo ni Christ, di ba? Be proud! Bakit hindi nyo mailabas ang mga kapilya ninyo? Sige. Alam nyo kung bakit? Dahil ban kayo. Nakaban kayo sa bayan ng Jerusalem, kahit sa bayan ng Iran. Kaya kayo mga naka-apartment. Bakit kayo naka-apartment? Bakit? Kasi kiniklaim ninyo na ang ibong mandaragit si Felix Manalo. Tama mali?
kiniklaim nyo na ang ibong mandaragit ay si Felix Manalo. Hindi nyo ba alam na ang kinikilalang ibong mandaragit sa Arab country, most especially sa bansang Iran, ay si Ciro, King Cyrus? Yan ang kanilang pampansang bayani, tapos ikiklaim nyo na yan ay si Felix Manalo. Kaya hindi talaga kayo makakatapak ng Iran. Lalo na pag nalaman ng mga Arabo yung aral nyo, na ibong mandaragit si Felix Manalo, kukuyugin kayo ng mga Arabo. Binabastos nyo yung bayani nila. Hindi nyo ba alam na si Ciro ay isang bayani? Si Ciro ay isang bayani dahil si Ciro ang nagligtas sa bayan ng Jerusalem during that time sa mga mananakop. Daw na iba ang pananampalataya ni Ciro dahil isa siyang pagano, pinili siya ng Diyos na maging tagapagtanggol ng mga Israelita laban sa mga mananakop. Hindi nyo alam yon. Kaya yan si ano, si Ciro na dating pagano, naging ano siya, sumunod siya sa batas ng Ama. Imagine nyo ha, pagano yon, hari. Tapos sasabihin ninyo, si Felix Manalo yung ano? Si Felix Manalo yung ibong mandaragit. Ang ibong mandaragit na kinikilala sa buong mundo at sa world history, si Felix Manalo ho, ay si Felix Manalo, si King Cyrus. Kaya isa yan sa dahilan kung bakit hindi kayo pwedeng magpakita sa bansa ng Jerusalem. Kung buhay si Felix Manalo, kaya niya yung ipagsigawan sa bayan ng Jerusalem na, oy! Ako ang ibong mandaragit! Oh, kaya niya ipagsigawan yan? Sa kanya nakakita, ibong mandaragit mula sa silangan, nagtatago kayo sa Iran? Oh, katulad ngayon, latest, si Pope Francis ay nagpunta sa bansang Indonesia. At ang bansang Indonesia, magigang mga Muslim man, ay galak na galak, umiiyak sila, tears of joy, nandito ang Pope! Papa ang tawag ng mga Muslim. Hindi niyo ba alam sa maiksing kasaysayan sa bayan ng Indonesia? Yan ang Indonesia ay bayan ng mga Muslim. Diyan sa Indonesia na yan, nandiyan ang mosque at meron tayong diyang simbahan, which is the Catholic Church. Bawal ang sulpot diyan. Hindi niyo pwedeng iwagayway ang inyong mga ano diyan, kapilya. Bawal. Doon sa mosque ng Muslim, na which is katabi ng ating simbahan, yan ay sinadya na gawin ng Pangulo ng Indonesia. Bakit? Bakit sinadya ng Pangulo ng Indonesia na magkatabi yung simbahan ng Katolik at ang mosque ng mga Muslim para mapanatili ang pagkakaisa? Dahil nagmamahalan ang Muslim at ang Kristiyano. At ang Kristiyano kinikilala ng iba't ibang religion is only the Catholic Church. Why? Because the faith, your faith, my faith, our faith, it's not a Protestant faith, but a faith comes from a true religion, which is Jesus Christ was built in the land of Jerusalem na tinatawag nating land of holy. Tama mali? Kaya hindi pwedeng maging Protestante yung pagiging Kristiyano mo. It must be original. That is the reason why the Catholic Church compiled the book, which is a Bible. And that Bible is a Catholic book. That is the reason why we have our own calendar, which is the Gregorian calendar. Why? Because every religion, they need to have their own calendar. Why? Dahil doon nila ilalagay ang kanilang mga traditions. On their faiths, on their teachings. Kaya meron ka dapat sariling calendar, may sarili kang Bible. So, the Bible is a Catholic book because the Catholic Church compiled it. So, meaning to say, that Bible is not a Protestant Bible. That Bible was compiled, not because for the Protestant. It is because for the Catholic Church. For our teachings, for us to be able to know and to learn how to understand the Word of God. At gagamitin din natin itong Bible na ito na na-compiled sa mga religion na hindi Kristiyano. Kaya if you are a Christian, dapat ang faith mo ay hindi Protestant.
Because Jesus Christ didn't build and not founded a Protestant church. Jesus Christ built a church by religion. So ang Christianity, pag sinabing Christianity, that is religion. And religion is not a Protestant. If you are a Protestant, you are protesting into a religion. How can you say that I am a true Christian tapos Protestant ka? Talaga ba? Huwag niyo akong patawanin. Huwag niyo akong patawanin. Sabi ni Christ, Matthew 16 verse 18, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at iparehistro mo sa Security and Exchange Commission. Ganon ba yon? Ha? Ganon ba yon? Sinabi pa yon? Yung paturo ni Christ na, mga Kristiyano, lapit! Lapit kayo! Bakit, Panginoon? Pedro, halika dito! Bakit, Panginoon? Tandaan mo, Pedro, Matthew 16 verse 18, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at iparehistro mo sa gobyerno. The Catholic Church was not a Security and Exchange Commission registered. Namimiyasa kayo, mga Protestante kayo dito sa TikTok. Ha? Porkit nananahimik ang mga Catholic dito, kaya pala kayo nawala sa FB. Ha, mga sulpot, dito kayo nagkakalat. O, sige. No, sige, magbabardago lang tayo dito. Okay. First time ko magluto ng puso ng saging. Okay po. Now, ang bawat talata na nababasa natin sa Bible, na which is ang bawat Protestant nagsasabing, communion. Uy! Communion! Di ba ganyan ang mga Protestant? May iglesia ni Cristo, communion, communion. Ganyan. Galing. Diba? Ganun ang mga Protestant. Now, I am asking you a very basic question. Kung kayo ang nasa Biblia, kung ang mga sekta ninyo ang mababasa sa Biblia, the question is, ilang taon na ang iglesia mo? Ilang taon na? Kami ay nasa Roma 16 verse 16. Mga magpatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng mga iglesia ni Kristo. Yung mga iglesia ni Kristo na nasa Roma 16 verse 16, 110 years old lang? Tologo ba? Yung iglesia ng Diyos na mababasa sa aklat ng Korinto, wala pang 50 anyos? So, ibig sabihin, nagkaroon ng iglesia ng Diyos sa aklat ng Korinto 50 years ago? So, meaning to say, nakapagtatag ng iglesia sa bayan ng Roma 110 years ago, talaga ba? How could it be? And how could it possible na kayo ang nasa mga talata ng Biblia kung ang iglesia mo ay 110 years old lang? Ha, saan kayo humuhugot ng tibay ng bituka para mag-claim kami yan? Kami yan. Did you ever wonder to ask every religions, most especially the Buddhist, the Islam, naitanong nyo ba kung sino kinikilala nilang mga Kristiyano? Have you ever wondered to ask the other religions, not Protestant, who is the true Christians under the religion of Christianity? If you are a true Christian, you must have an early Christians. Bakit wala kayo niyan? Tunay na Kristiyano ako. Ako ay tunay na mananampalatayang Kristiyano. Where is your early Christians?
magkaroon ka ng kumpiyansa sa sarili mo na pagmalaki at sabihin na, ako ay tunay na Kristiyano, sino ang sinaunang Kristiyano mo? Tama, mali? Para magkaroon ka ng kumpiyansa na kami ang tunay na Kristiyano, saan kayo sa bayan ng Jerusalem nakatatag? Lahat ng Protestant na nasa Jerusalem, naka-apartment kayo. Bawal kayong maglantad, huhulihin kayo sa Jerusalem. Kala nyo? Sige nga, maglatag nga kayo. Saan matatagpuan na merong lantad na Protestanteng simbahan sa Jerusalem? Pakibigay. Bigay nyo. Si Northport. Bigay nyo. Pag tayo ay magre-research regarding to our faith, most especially sa Christianity, ang una nyong hahanapin dyan o pag-aaralan ay yung bayan ni Kristo. Yun ang una nyong pag-aaralan, hindi yung Bible agad. We Catholic, we know how to explain and interpret the Bible because we compiled it. That's ours. We own it because we compiled it. So, for the Catholic Church, it is so easy to interpret that book which is the so-called Bible because we compiled it, not the Protestant. Sino ba ang mas nakakaunawa o mas nakakaintindi ng salitang interpretations? Yung bumuo o yung nakigamit lang? Sige, sagot. Sino ang mas nakakaalam kung paano ipapaliwanag ang mga talata, ang mga nangyari sa likod ng mga sita sa Bible? Yung bumuo o yung nakigamit lang? Tatandaan natin, the Bible, which is we are using to defend our faith, to studying about our faith, and to learn and to know about our faith, which is the Bible, yan ay may dalawang pamamaraan ng paggamit. Dapat alam natin yon. Ano yung dalawang pamamaraang ito? Ang Bible ay ginagamit, unang-una, eisegesis. Pag sinabing eisegesis, ito ay ginagamita ng literal na pangunawa base sa iyong naobserbahan dun sa binasa mo. That is eisegesis. Meron pang isa na pamamaraan ng paggamit ng Bible, which is tinatawag nating exegesis. Pag sinabing exegesis, ang bawat sitas at ang bawat verses na nasa banal na kasulatan ay naglalaman ng mga exegetical context. And this exegetical context na tinatawag, yan yung tinatawag na history. May dahilan kung bakit yan ang nakasulat sa Matthew 16 verse 18. Halimbawa, Matthew 16 verse 18, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng Hades ay hindi makakapanaig laban dito. Dahil nabasa natin sa Matthew 16 verse 18 na si Kristo ay magtatatag ng iglesia, hahanapin ngayon natin yung exegetical context o yung point na sinabi ni Kristo na magtatatag ako ng iglesia. Ano yung hahanapin mo doon? Paano mo malalaman na ano ang exegetical context nito? Kailangan mo unang alamin saan yun nangyari. Saan yun naganap? Anong taon? Diba? Lahat ba ng Protestant dito, alam nyo ba kung saan nyo naganap? Sige nga. Sabi nyo, kayo yung nasa Bible, ha? Sige. Pakitaan nyo nga ako ng gilas. Sabi nyo, kayo yung nasa Bible now. Saan naganap? Saan naganap yung Matthew 16 verse 18? Saan naganap? Sabi nyo, kayo yung nasa Bible. Dapat alam nyo kung saan naganap yan. Saan yan naganap? Ha? Saan naganap? Romer, wala tayo sa gender. Hindi pinag-uusapan ng gender dito. Dapat marunong ka rin makinig. At ang pag
pagtatanong ay dapat ibabase mo doon sa paksa na pinag-uusapan. Bakit napunta ka sa gender? Bakit hindi mo alam sagutin yung tanong ko? Ha? Sagot! Matthew 16 verse 18, kami yan. Saan nyo naganap? Dali! Saan nyo naganap? Kayo yung Matthew 16 verse 18, di ba? O. Ngayon, yung simbahan dun sa Matthew 16 verse 18, ilang taon na? Sige. Yung nagtatag si Christ ng iglesia dun sa Matthew 16 verse 18, ilang taon na yon? Para mag-claim na kayo yon, sumagot. Hindi tayo pa pwedeng ano, magpalapalabok dito. No? At hindi uubra yan, Romer, yung pagiging ad hominem mo. Hindi uubra sa akin yan. I am a live defender. Live debater ako. Ang tawag niya sa strategy yung ginagamit mo is ad hominem. Hindi uubra yan. Bulok na style yan. Now, di ba sabi nyo kayo yung nasa Bible? Di ba? Sabi nyo kami yan. Kami yung nasa Bible ngayon. Yung Matthew 16 verse 18. Yung nagtatag si Christ doon ng iglesia, saan yung naganap? Saan yung naganap? At ilang taon na yon? Oh. Hindi nyo alam, so ako na rin sasagot. Oh, di ba? Ngayon, ang Matthew 16 verse 18 ay kilala sa lugar na tinatawag na Caesarea Philippi. Ang Caesarea Philippi ay bahagi ng Jerusalem na kung saan dito rin matatagpuan ang Golgotha, kung saan pinako si Kristo. Kung pupunta kayo sa mismong lugar kung saan nag-usap si Pedro at si Kristo na siya'y kinausap, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Yung bato na yon na kung saan nag-usap si Kristo at si Pedro, yung lugar na yon ay kinatatakutan ng mga tao. Kinatatakutan siya ng mga Israelita na puntahan yon. Bakit? Kasi yung lugar na yon, doon nagpupunta yung mga pagano para mag-alay ng sanggol doon sa bato. Nag-aalay sila sa kanilang mga Diyos-Diyosan maging sa panahon ni Baal. Ang daming mga Diyos-Diyosan ang nagpupunta doon ng mga pagano para mag-alay ng mga bata, ng mga birhen. Kaya sa mga Israelita noon, doon sa kung saan naganap ang pag-uusap ni Christ, kinatatakutan yun. Kasuklam-suklam yung lugar na yun. Hindi nila pwedeng puntahan yun kasi napakadumi. Pero anong ginawa ng mga alagad? Sabi ni Kristo, Lika! Kinatatakutan to ng mga pagano, hindi pa pwede to. Punta tayo doon. Punta tayo doon sa Caesarea Philippi, mga alagad, samahan nyo ko. Siyempre magdududa yung 12 apostles. Ay, Panginoon, hindi pa pwede dyan. Ang chika sa kasaysayan natin ay marumi yung lugar na yan, kasuklam-suklam sa Diyos. Na bakit tayo pupunta? Hindi, mamalasin tayo. Diba? Ganun. Sa tindi ng takot ng mga alagad, pinilit nilang puntahan yung lugar na yun kahit ipinagbabawal. So may mga dala silang mga palaso. No? May mga dala silang palaso, mga, ang tawag doon, torch. May dala silang mga torch, yung may apoy. Dipunta sila. Ngayon, itong mga alagad na ito, yung ibang alagad, sila ay, yung iba nagpahinga. No? So doon sa bato na yun, tinawag ni Christ si Pedro. Pedro, lika, may papakita ko sa iyo. Etong batong to, dito inaalay ng mga pagano yung mga libu-libong sanggol para ialay sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan. At kinatatakutan ito ng mga Israelita dahil yung lugar kung saan tayo mag-uusap, alam ay sinumpa. Ipinagbabawal. Pero tandaan mo, Pedro, ikaw sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng Hadis ay hindi makakapanaig laban dito. Kaya nga nagsalita si Christ eh, pintuan ng Hadis. Ibig sabihin ng Hadis, impyerno. Maging ang kapangyarihan ng impyerno ay hindi pwedeng gapiin ang iglesyang itatatag ko sa kinatatakutan nilang lugar. At yung lugar na yan ay naganap sa Caesarea Philippi, sa bayan ng Jerusalem. Paanong
magiging sila yan. Alam nyo ba na ang lugar kung saan nag-usap si Pedro at si Kristo, diyan sa Matthew 16 verse 18, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Yan ay kuweba. Kuweba yan. Kung i-research nyo, cave yun. Doon pumunta yung mga alagad. At nais patunayan ng Panginoon na hindi dapat katakutan ang mga Diyos-Diyosan dahil akong si Kristo na kasama nyo ang tunay at totoong Diyos. Bakit nyo kakatakutan ang mga Diyos-Diyosan? Kasama nyo po mga alagad. I am Christ. I am the Son of God. Hindi si Kibuloy. Linawin ko lang ha. Hindi si Kibuloy. I am the Son of God. Bakit kayo natatakot? Bakit kayo nagugulimihanan? I am the Son of God. The only begotten Son. So punta sila doon sa kuweba. Kaya kahit na nanginginig ang mga alagad, Panginoon, natatakot ako. E sinumpang lugar to? Bakit tayo nandito? Pero dahil sa faith ng mga apostles, na conquer nila yung fear. Nalagpasan nila yung takot na ang iniisip ng ibang mga Israelites, isinumpang lugar to. Pero ngayon, naninindigan ako bilang si Pablo, ay bilang si Pedro, dito nagtatag si Kristo ng iglesia. At ang iglesyang yan na matatagpuan sa Caesarea Philippi is only the Catholic Church. Hindi po Protestant Church yung lugar na yon kung saan nagsabi si Christ na Pedro, sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia sa Caesarea Philippi. Mga katolikong simbahan nagkalat doon. Wala pong Protestant at pinagbabawal ang Protestant churches doon. Batas ng Jerusalem, or let's say bansang Israel, ang Abrahamic religion. Yan ay monotheistic religion na kung saan ang Judaism, ang Islam, and the Catholic Church ay nagkakaisa. Bagamat magkakaiba ng faith, sila ay nagkakaisa. Bakit? Dahil sila ay Abrahamic religion. Pag sinabing Abrahamic religion, ang tatlong religion na ito ay naniniwala at sumasamba sa Ama. Na kung saan ama ni Abraham, ama ng mga propeta. So kung ikaw ay isang religion at ang faith mo ay naniniwala sa pagiging Diyos ng Ama, ang tawag sa iyo Abrahamic religion. Dahil ang Protestant, hindi sila pwedeng maging religion. Ang Protestant kahit kailan hindi pwedeng maging religion. The only religion na pwede nating sabihin ay dapat hindi ka Protestant. Pag sinabing Protestant, ikaw ay nagpro-protest sa religion. Hindi nyo pwedeng sabihin that the Catholic Church is a Protestant Church. No. Why? Because a religion, meron siyang sariling compiled na book. And we all know na yung book na yan is the Catholic Bible, which is the Bible. Tayo nag-compiled. Lahat yan, even ang Islam, may Quran o Quran. Diba? May Quran. Tayo, ang Judaism, ano meron silang aklat? Tanakh. Torah. Diba? Yan ang mga gamit nila. May Tanakh, may Torah. Yun naman ang Judaism, tong Abrahamic religion. Ano pang meron sa kanila? Ang true religion, o matatawag kang isang religion, pag meron kang sariling calendar. Ang Muslim, ang Islam, religion yan. Bakit? Meron silang Islamic calendar. Diba? Ang Judaism, no? Meron silang ano? Hebrew calendar. The Catholic Church, anong meron sa atin? Gregorian calendar. Bakit kailangan ng sariling kalendaryo?
ang isang religion, bakit kailangan ng sariling kalendaryo? Anong connect San Rio? Ang bawat kalendaryo na binuo ng bawat religion, doon nila inilalagay ang kanilang mga tradisyon, ang kanilang mga kapistahan. Kaya kayo, yung mga anniversary ng mga sekta ninyo, kapag kinuha nyo yan sa kalendaryong nag-e-exist, kayo ay nagpapasa ilalim sa tradisyon ng Catholic Church. Why? Dahil ang unang nagdaos ng anibersaryo, Catholic Church. Ang unang nagdaos ng kaarawan, Catholic Church, nagamit ang Gregorian calendar. Sinong unang nagdaos ng ano? Ng birthday? Under ng Christianity? Protestant ba? No. The Catholic Church. Gamit-gamit ng alin? Yung nabuo naming calendar. Ano yung nabuong calendar? Gregorian calendar. Bakit Gregorian calendar? Dahil yan ay pinangalan dun sa bumuo. Sino yung bumuo? Pope Gregory the 16, if I was not mistaken. Kay Pope Gregory ang pinangalan, kaya nga Gregorian calendar. At si Pope Gregory, we all know na yung Pope na yan ay isang scientist. At ang Gregorian calendar na ginagamit nating mga Catholic na dapat para sa atin lang, yan ay lunar calendar. Kaya ang unang nag-celebrate ng anniversaries, gamit ang Bible, ay gamit ang calendar, Catholic Church. Ang unang nag-celebrate ng birthday, gamit ang calendar, the Catholic Church. Ang bagong taon, sino nag-decide na January 1 ng New Year? The Catholic Church. Why? Dahil yan ay sineselebrate doon sa calendar na binuo ng Catholic Church. Ang mga tradisyon na ginagawa ng Katoliko, yan ay mula sa mga sinaunang Kristiyano sa panahon na hindi pa buo ang Bible. Hindi pa buo Bible, may traditions na kami. Sino ang dapat bumuo? Ang iglesia ang bubuo sa Bible o ang Bible ang bubuo ng iglesia mo? Sige. Sige nga. Sino ang dapat bubuo sa iglesia? Yung Biblia o yung iglesia mismo? Tama, mali. Kung ang nauna sa iglesia mo ay Bible, peke yan. Peke yan. Kung nauna ang Biblia bago matatag yung sekta mo, peke ka. Bakit? Dahil ang bumuo sa iglesia mo, Biblia. Pero kung ang iglesia mo ang nauna kesa sa Biblia, totoo yan. Bakit? Dahil ang iglesia ang bubuo sa Bible. Hindi mabubuo ang Bible kung mauuna ang iglesia sa Bible. Ano yun? Nauna yung Bible, tapos iglesia? No. Ang iglesia ang bubuo sa Bible. That is the reason why the Catholic Church compiled the Bible, dahil wala pang Bible, nag-e-exist na kami. And that moment na compiled ang Catholic Church ang Bible, meron na kaming idinadaos na iba't ibang tradisyon. Why? Why? Dahil during the time na hindi pa compiled ang Bible, ang umiiral sa pamamaraan ng pagtuturo ng mga sinaunang Kristiyano ay tinatawag nating oral teachings. At dahil sa oral teachings na to o pagtuturo sa pamamagitan ng bibig, ang mga sinaunang Kristiyano ay nakabuo na tinatawag nating oral traditions. Sa pamamagitan ng oral teachings ng mga early Christians, even Jesus Christ na hindi gumamit ng Biblia, hindi gumamit ng Bible si Christ. Saan mababasa na sinabi ni Christ na bumuo ng Bible? Meron? Meron? Meron kayong mababasa na nag-utos si Christ bumuo ng Bible? Wala. Ba? So, nung nagtuturo si Christ sa pamamagitan ng oral teachings, hindi gumamit ang Bible. Ang gamit ni Christ, Tanakh. Ang Tanakh ay hindi Bible. No? Okay. Yung gumagamit si Christ sa pangangaral sa pamamagitan ng oral teachings, ang pagtuturo ni Kristo sa aral sa pamamagitan ng bibig, yan ay naipasa-pasa na tinatawag nating apostolic succession. Apostolic succession. So dahil ito ay ipinasa-pasa or naipasa-pasa, nagkaroon ng oral traditions. Naging kaugalian. So nung ito ay naging kaugalian, na which is tinatawag nating oral traditions,
nabuo ang written teachings. No? Dahil tumatak sa mga tumanggap ng turo sa pamamagitan ng bibig, di naglaon isinulat nila ang mga itinuro sa kanila. At dahil sa pagsusulat ng mga itinuro sa kanila, yan ang tinatawag nating written teachings. At tong mga written teachings na ito ay naging manuscript. Dahil nagkaroon ng iba't ibang mga manuscript sa iba't ibang bansa. Dahil sabi nga sa aklat ng Roma 1:8, no, nagpapasalamat ako sa inyong lahat sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. So ang pananampalataya ng nasa Roma, anong pananampalataya nasa Roma? Protestant ba? Protestant? Ang pananampalataya na nasa Roma, sabi ni Pablo, ay balitang-balita sa buong daigdig. So anong pananampalataya na nasa Roma, ang balitang-balita sa buong daigdig? Protestant ba? Talaga ba? Now, dahil ang pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig, kumalat ang Christianity. At nung kumalat ang Christianity, nagkaroon ng kanya-kanyang pagsusulat ang mga tumanggap ng aral sa pamamagitan ng iba't ibang mga apostol. So, yung mga turo ayon dun sa mga lugar na kanilang mga nasakop, isinulat nila. At no, itong mga sulat nila ay itinabi ng mga Kristiyanong tumanggap ng mga sulat na ito para ituro naman sa mga susunod pang henerasyon na siyang sinipi ng Catholic Church na tinatawag nating manuscript. Naging manuscript na. So, nung nakuha ang manuscript, ito ay may almost 300 manuscript. Nung nalaman ng mga pagano na merong pinoprotektahan ang simbahang Katolika ng mga manuscript, hinanap yan ng mga pagano dahil alam ng mga pagano na wawasakin sila pag nabuo ang aklat na Bible. And during that time, nag-exist na yung Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, pero hindi sila Bible. Pag sinabing Codex, aklat. Kaya yung itsura ng aklat na ginahawak-hawak natin, yung itsura ng aklat, yung may mga page, may table of contents, ang nagpasimula niyan, Catholic Church. Yung itsura ng book, ng libro, Catholic Church ang nagpasimula niyan. Kung walang Catholic Church, walang book. Kasi tayo nagpasimula eh. Nagawa nga nating mag-compile, di ba? Nagawa nating mag-compile. Now, nung ito ay nasipi, no? At dumating si Emperor Constantine at nagpasakop para maging isang Kristiyano, isang paganong emperador na kung saan dahil sa impluwensya ng kanyang ina at ang kanyang ina na si Santa Elena ang responsible sa pagkakahanap ng mga pako ni Kristo, crowning of thorns, o yung mismong kahoy na pinagpakuan kay Kristo, no, no, which is si Santa Elena yung responsible dito na convince si Emperor Constantine na maging Katoliko. At si Emperor Constantine ang isa sa nagsabi na gumawa kayo ng sarili ninyong aklat na gagamitin nyo sa pananampalataya. Kaya ang nangyari, nung gumawa ng sariling aklat, itong Catholic Church na ito, yan ay naging Bible. 4th century. 4th century, nabuo ang Bible na tinatawag na Latin Vulgate. So, nung meron ng Latin Vulgate, yan ay ipinagbabawal na hawakan ng mga ordinaryong tao. Bakit? Una, baka magkaroon ng Protestant. Una yon. Pangalawa, hindi kasi nila maiintindihan. Baka maguluhan sila. So, sa madaling salita, pag tayo ay nagdadaos ng misa, tanging ang mga pari lamang ang may karapatang magbasa ng Bible noon. At dahil dumaan ang maraming mga panahon, ang maraming taon, sinilang si Martin Luther. Si Martin Luther ay dating theologian and Bible scholar ng Catholic Church. Siya ay nagtakas ng aklat, which is the Latin Vulgate, nagtago sa Germany at trinanslate ang Bible.
na siyang ipinagpatuloy ng Anglican Church ni King Henry ang hari ng England, na siyang responsible. Na siyang responsible kung bakit nagkaroon ng kanya-kanyang translations. Ang Roman Catholic Church na tinatawag, yan ay bansag sa atin ng Anglican Church bilang pang-iinsulto sa ating mga Katoliko na tayo ang nagpapako kay Kristo sa krus. Ang una pong gumamit ng term na kayong mga kayong mga Romano Katoliko nagpapako sa krus kay Kristo, ang unang nagbansag niyan si King Henry. Bakit Roman Catholic Church? Kasi kiniklaim din ng Anglican Church na Catholic Church sila. Kiniklaim ng Anglican Church yan na hindi pa pwedeng Catholic Church ang ibansag nyo pag kayo nasa bansa ko bilang isang hari. Pag kayo ay nasa bansa ko, hindi kayo pa pwedeng gumamit ng Catholic Church. Kung hindi, pakukulong ko kayo. Yan ang aking batas. So, naalarma yung mga Kristiyano. Daw na hindi pinwersa ni King Henry na umanib sa Anglican Church ang mga early Christians noon, yung mga Katoliko noon na nandoon, pero sinapinagbawal ni King Henry na kapag ikaw ay nandoon sa kanyang bayan, hindi ka pwedeng gumamit ng Catholic Church. Lalagyan mo ng label, Roman Catholic Church. Kaya nagkaroon tayo ng Roman Catholic Church. Pero ang tunay na pangalan ng ating simbahan is only the Catholic Church. Pero wala tayo talagang pangalan na the Catholic Church, nagkaroon tayo ng pangalan 110 AD sa pangunguna ng Bishop ng Antioch na si, sino? San Ignacio. Si San Ignacio, 110 AD, siya ang nagbigay sa ating pangalan. Bakit? Dahil ang Catholic Church noon, walang pangalan. Bakit San Rio, wala tayong pangalan? Matthew 16 verse 18, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. May pangalan ba? Wala. May pangalan? Wala. Diba? Ulitin natin, idiin natin, idiin, diin, diin, diin mo, San Rio, idiin mo. Matthew 16 verse 18, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Walang pangalan. Bakit walang pangalan? Dahil batid ni Kristo na maraming gagamit sa kanyang pangalan at magtatatag ng iba't ibang iglesia. So bakit nga ba tayo binigyan ng pangalan ni San Ignacio? Eh wala naman pala tayong pangalan. At bakit Catholic? Ang dami-dami naman pwedeng ipangalan. Ang salitang Catholic Church ay nag-e-exist na wala pang Bible. Ang pangalik, ang dami-dami naman pwedeng ipangalan. Ang salitang Catholic Church ay nag-e-exist na wala pang Bible. Ang pangalan ng ating simbahan, which is the Catholic Church, ay nag-e-exist na wala pang Bible. Pag wala pang Bible, wala pang sulpot. Now, binigyan tayo ng natatanging pangalan ng obispo ng Antioch na si San Ignacio. Bakit? Dahil sa pagkalat ng mga heresies. At isa sa heresiya na kumakalat noon ay ang Arianism. Maraming nang naglalabas ang mga heretical, na which is sila ay dati nating mga church fathers o kinikilala nating mga church fathers. So dahil naglabasan ito, nalito yung mga Kristiyano. Ha? Ay, saan ba yung tatag ni Christ? Naguguluhan ako, hindi ko alam kung ano yung dapat kong pakinggan. So ang ginawa ni Ignacio, sige, huwag kayong maguluhan. Ang iglesyang walang pangalan ay bibigyan natin ng pangalan. At ito ay tatawagin nating Catholic Church. Bakit Catholic Church? Ang salitang Catholic ay nangangahulugan na universal. Para sa lahat, flexible kumbaga. No? Para sa lahat, so flexible. Bakit 'yan ang ano, 'yan ang pinili? Bakit 'yan ang 'yan ang ano, 'yan ang napili ni San Ignacio? Dahil ang pananampalataya nating mga Katoliko ay para sa lahat. Wala tayong pinipili. Kung isa kang Muslim at gusto mong magkatoliko, para sa iyo ang pananampalataya ng Kristiyano. Yan ay binase sa faith. Kaya yan ang naging sabi ni Pablo sa mga Roma, sa taga-Roma, ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Diba? Balitang-balita ang pananampalataya ng nasa Roma sa buong daigdig. Now the question is,
Sa bayan ng Roma, anong pananampalataya ang kilalang kilala sa buong daigdig? Protestante ba? Protestant ba? Hindi. Kaya kapag ikaw ay isang protestante, hindi ka religion. At para malaman natin kung ano ang tunay na religion at kung ano ang tamang basihan pagdating sa pagkilala sa pananampalataya natin bilang mga Kristiyano, aralin po natin ang mismong bayan ni Kristo na Jerusalem. Aralin po natin ano po bang pananampalataya ang nag-e-exist sa bayan ng Jerusalem. Ano bang pananampalataya ang umiiral sa Jerusalem? Sino ba ang kinikilala ng Jerusalem na religion? Protestant ba o Catholic Church? At para mas lalo nating mabigyang diin ang ating pananampalataya, mas lalo natin itong malaman at makilala, aralin natin ang kasaysayan. Sino ang nagtatag ng iglesia mo? Saan nagpasimula ang iglesia mo? Kung ang founder mo ay Pinoy, peke yan. Kung ang founder mo ay Kano, mas lalong peke yan. Kung ang founder mo ay German, which is Martin Luther, yan ang pinakapeke kasi siya ang ama ng Protestante, Martin Luther. And last but not the least, pag Protestante ka, Protestante ang pagiging Kristiyano mo. Dahil lagi kong sasabihin ito sa inyo, hindi Protestante ang tatag ni Christ at hindi Protestante ang mga Kristiyanong umiiral noon. Kaya nagkaroon ng Protestante dahil sa pagkopya ng Biblia na binuo ng simbahang Katolika. No? Ginamit nyo, kinopya ninyo yung Bible namin. Kaya nagkaroon ng Protestant. Pero kung hindi nag-inarte si Martin Luther, walang Protestant. Lalabas ba ang magkakaroon ba ng Protestant kung hindi nabuo ang Bible? Saan kayo kukuha ng ituturo ninyo kung hindi namin binuo ang Biblia? Saan kayo kukuha ng ituturo ninyo kung hindi kami nag-compile ng Bible? Wala. Dahil lahat ng mga aral na tinuturo ninyo sa mga tao, yan ay mula sa Bibliyang ginagamit nyo. At ang Bibliyang ginagamit ninyo ay binuo ng simbahang Katolika. At ang simbahang Katolika ay umiiral na wala pang Biblia. Kaya marapat lamang na ang tunay na maaaring makapagpaliwanag o makapag-interpret kung ano ang nilalaman ng nasa Biblia ay ang bumuo at hindi kumopya. Kaya tatandaan natin mga kapanalig ko, mga mimasor, tatandaan nyo to. Hindi Protestante ang tinatag ni Christ. Kahit kailan hindi nag-utos si Christ na yung iglesyang itatatag niya ay dapat mong iparehistro sa gobyerno. Kahit kailan wala tayong mababasa na tinuruan tayo ni Christ na ang tinatag kong iglesia irehistro mo sa gobyerno. Dahil ang tunay na relihiyon ay hindi rehistrado sa gobyerno. Tatandaan po natin yan. So yun lang po at maraming salamat sa inyong pananood sa aking pagla-live. No, napalive lang ako kasi nagluto po ako ng puso ng saging and first time kong magluto. So dahil sa Facebook napakahina ng signal, hindi ako din makapag-live. So tinry ko pong mag-live ulit dito sa TikTok account ko. So maraming pong salamat sa lahat ng mga nanood, sa lahat ng mga nag-react, at sa mga bashers ko dito sa TikTok. God bless you po at mas lalo po sana kayong pagpalain ng Panginoon. Mas lalo kayong tumanggap ng mga blessings, no, sa mga bashers ko dito. At sa mga Catholic dito, keep on fighting. Patuloy lang tayong makibaka sa ating mga faith dahil ang Pilipinas ay maliit na bansa pero punong-puno ng mga Protestante. At napakahirap sa atin bilang mga Katoliko na ipaglaban ang ating simbahan kasi hindi naman lahat ng Catholic ay aral. Pero kung sa pagiging Katoliko mo ay meron ka naman kakayahan na ipaglaban ng ating doktrina, simulan na po natin. Tandaan nyo, sabi ng ating isa sa sinaunang Kristiyano at Santo na si Saint Cyril, "You are not worthy to be called as Catholic if you cannot defend your church."
So para masabi natin na tayo ay tunay na Katoliko at 100% na kaanib ng simbahang tatag ni Kristo, which is the Catholic Church, tayo po ay dapat ipagtanggol ang doktrina na itinuro sa atin at mula sa mga alagad na siyang pinagmulan ng Panginoong Hesukristo. Remember this, guys.